Isa sa pinakamalaking bahagi ng buhay ng isang mag-aaral ang makapagtapos sa pag-aaral. Ngunit paano kung ang pangarap na ito ay naglaho na lamang na parang hula? Kanta gabi po nagluluksang komunidad ng UP Manila dahil nito lamang Marso taong 2013, si naging balang akademya sa pagkamatay ng isang mag-aaral sa Universidad ng Pilipinas, Maynila. Dahil sa suliranin sa tinatawag na Student Financial Assistance Program, kung saan siya ay napilitang mag-leave of absence sa kadahilan ng hindi siya makapagbayad ng kanyang loan. Nagkaroon ng mga hakbang ang UP pati na rin ang Commission on Higher Education o CHED hinggil sa kanyang kaso. Ngunit ang tanong, may pagbabago bang naganap sa mga pulisiya ng UP at ng iba pang pamantasan? Nabaon na lamang ba sa limot ang nangyari kay Tejada? Parang pinalimutan na lang. Nakakalungkot na namatay or uwiin ng buhay. Parang sa dahil nawawala na sila ng pag-asa. Parang ang nangyari ngayon sa administration ay parang pinacify nila yung situation. Never nila inadmit yung mga bagay. Kulang ni Cristel sa kanila para payagan yung anak nila special fees. Kaya walang nangyari sa kaso. Dahil dito, umusbong muli ang mas malawakang usapin sa sistema ng edukasyon, partikular na sa antas ng kolehiyo, lalo na ang usapin pagdating sa mga scholarships na ibinibigay ng mga pamantasan. Yung UP, maraming scholarships, pero ang dami rin taga-UP. So, ang dami ang nag-scramble kayo sa konting scholarships. And more often than not, yung mga scholarships ay specific to a certain, hindi ganon ka nabibigyan ng scholarship. Yung mga not so marketable courses katulad ng history, yun yung problem. Sinasabing ang mga scholarships ay sadyang pili lamang. At ang masaklap, hindi lahat ng kurso ay may particular na scholarships na maaaring matanggap. Hindi ba't isa itong indikasyon ng pagiging pili ng ating mga pulisiya? Ang isa pang issue ay hinggil sa Student Financial Assistance Program, kung saan nagkakaroon ng bracketing system sa halaga ng babayarang matrikula ng mag-aaral batay sa laki ng kinikita ng pamilya sa isang taon. Personal experiences ko, tell me, kagaya ng pag-apply pa lang ng mga STFAP, Social Isolation, and Financial Assistance Program. Yun yung parang nile-level mo yung income mo, tapos ito yung babayaran. So, nakikita doon na may stratification sa loob ng UP. Yung statistics namin mismo yung nagdidictate na lumalaki yung bilang ng mga mayayaman sa UP. Konti na lang yung mga hirap or yung mga can't afford. Ang no late payment policy, isa na rin sa mga issue na lumabas. Bakit nga naman ang mga pampublikong pamantasan ay nagpapatupad nito, subalit ang mga pribado ay may mga ibinibigay na paraan kung sakaling hindi makakabayad agad ang mga mag-aaral? Kasi nagkakaroon kami ng low pay, no late payment policy. Ibig sabihin, pag nagbayad ka ng late, I mean, pag hindi ka nakapagbayad on a specific deadline, possible na mag-leave of absence ka na lang. Yung mga private colleges, kaya na mag-study na pay later. Sa UP, bihira yung mga nakakuha ng gano'n. Ilan lamang ito sa mga issue ng mga mag-aaral. Subalit ang puno at dulo nito ay ang mga pulisiya mismo na ipinapatupad. Paano nga ba ginagawa ang ilan sa mga pulisiyang ito? Sa pamantasang normal ng Pilipinas, ipinakikita sa atin kung paano gawin ang mga pulisiya. Usually, parang ibinababa na nila yung sa dean ng Office of Student Affairs and Student Services. So yung dean namin, dean ng Office of Student Affairs and Student Services, siya yung nakikipag-coordinate sa student government naman na in-input dito sa university na makakatulong for those scholarship programs na makakatulong siyempre sa mga estudyante. Sinubukan din naming hingin ng pahayag ang Office of Student Affairs ng UP Manila na siyang nagpapatupad ng mga polisiyang ito sa kanilang pamantasan. Subalit tumanggi silang magpa-unlock sa kadahilan ng hindi naman daw sila kasama sa paggawa ng mga polisiya, bagkus ay tagapagpatupad lamang sila ng mga polisiyang ginawa ng UP system. Kaya naman, hiningi na lang namin ang pahayag ng Student Council hinggil dito. Actually, the policy making in general ng UP, kagaya sa UP Manila, inagaya lang na yung UP system in general. So,
hawak-hawak ng gobyerno yung UP. Ilan din sa implikasyon na ipinakita sa aming panayam ang kahinaan sa paggawa ng mga polisiya, pati na rin ang ilang interes na kaakibat nito. So yung policies ng UP at all levels ay detrimental sa kanabukasan ng mga pusdagpang eskwela ng bayan. Kasi lalong numinitis, lalong kumikitid yung democratic access ng mga susunod pang eskwela ng bayan sa edukasyon. Kita natin mga political interests dyan, syempre yung mga business interests. Yung mga politiko na umuupo sa UP Board of Regents, pinapanatili nila yung ganitong klase ng sistema para ma-infiltrate yung aming universidad ng mga hindi makabayang mga polisiya. Yung mga administration na yan, nakakalungkot na pinuput forward nila yung interest nila or interest ng sa tingin nila ay tama kasi hindi naman sila lumulubog sa mga estudyante. Usually, kapag when it comes to addressing the issues of the youth, or in particular, ng mga PNU1s, ng mga students dito, medyo nagkukulang sila kasi inaasa nila sa student government. Kasi, di ba, alam nila na nag-exist yung student government ever since. And, when it comes to those issues, napapabayaan nila. May mga policies kasi sila na hindi nila na ibababa sa amin. Nasusurprise kami na, okay, you have your decision na pala. So, kumbaga, hindi nyo na siya ikinokonsult sa amin, ipinapaalam nyo na ito pala yung desisyon ninyo. Ano ang epekto nito sa mga mag-aaral? May kabutihan pa ba ang pagkakaroon ng scholarship o panahon na upang magkaroon ng mga bagong mekanismo sa pagkuha nito? Nakakatuwa kasi yung scholarship na yun ay yung tuition, bayad, libre na. Merong allowance na 5,000 per month and book allowance na 4,000%. So, sobrang laking tulong niya, especially na hindi naman kami ganun kayaman, hindi naman kami ganun kariwasa. So ako, personally, isa akong biktima nung mga policies na yun. Kasi last year, hindi naman ako nag-leave of absence, pero nag-underload ako to work. Ibig sabihin, yung mga scholar ng bayan, they are pushed to the limits, they are pushed dun sa cliff para magtrabaho na hindi naman dapat yung naginagawa. Subalit sa lahat ng aming nakapanayam, iisa lamang ang nakikita nilang ugat ng problema sa sistema ng ating edukasyon. State University, unti-unti, taon-taon, nababawasan kami, no? Kasi bilang scholar ng pamatasan, nababawasan kami ng budget. Katulayan, noong 2010, nangunguna sa ranking ang pamantasang normal ng Pilipinas sa pinakamalaki porsyento ng pagtaltas ng budget sa edukasyon. At in terms of peso naman, nangunguna ang Universidad ng Pilipinas ng 2010. Bali doon, kaya kami sa yung student government ng pamantasan, madalas hinihingi nila yung 1B para sa pamantasan. Ano yung 1B? Itong 1B na to, ito yung 1 billion para din sa pamantasan. Sa amin, nag-undergo kami ng mga privatizations, nagkaroon kami ng tuition fee schemes na hindi dapat nagaganap sa isang state university. Bukod sa UP, meron din siyang mga pagtatas ng budget sa iba pang state universities and colleges na imbis na dinadagdagan yung mga budget ng tertiary education, bumababa pa sa general. Ang kakulangan at pagkaltas ng budget sa mga pampublikong pamantasan ang nagiging dahilan kung bakit gumagawa ng paraan ang mga pamunaan upang mapagkasya ito o ang income generating schemes. Inadmit na mismo ng aming UP president na yung STFAP or yung Student Tuition Financial Assistance Program yung pinakamalaking income generating project ng aming pamantasan. Sabihin, hindi na siya ang aim niya dati na masustain or mabigyan ng pondo yung mga mahirap na sudyan. Hindi na siya totoo. Kasi nangyari na income generating project siya. Sa kabila ng mga ito, tinanong namin ang mga mag-aaral hinggil sa mga hakbang na kanilang ginagawa upang matugunan ng mga issue. Yung part ng policy making na yon or ng decision making with regards to those issues. Especially kami din naman, kinakausap din naman namin sila na if ever po ma'am, sana po ay hindi na po maulit na magkakaroon po tayo ng policy na ganito, then hindi po magkakaroon ng proper consultation. Harap yung mga ganitong issue na militant. Iyon yung tradisyon ng UPI na kapag nilang yung issue, hindi kami na nanginig lang, hindi kami parang sasaw-saw sa bureaucracy. History tells us na wala namang nangyayari sa mga ganito.
kaganapan. Though ginagawa pa rin namin siya hanggang ngayon, alam namin sa dulot-dulo ang kailangan namin kapitan ng mga kapwa namin sa eskwela at ng bayan. Tunay ngang ang suliranin sa sistema ng edukasyon, partikular na sa mga scholarship sa tunong pilansyal, ay bahagi ng suliraning politikal, sapagkat kaakibat nito ang kapangyarihan ng mga namumuno sa paggawa ng mga polisiya, ang mga interes na kailangang protektahan, at ang magiging epekto nito sa buhay ng lahat ng mag-aaral. At ito ang mensahe nila para sa pamahalaan. Kung gusto ni Noynoy Aquino na makita na may ginagawa siya para sa edukasyon, dagdagan niya yung i-fulfill niya yung mga kakulangan sa mga kasalukuyang ayon. So kung talagang gusto niya na maayos yung edukasyon, ayusin niya yung mga kakulangan, punuan niya yung kakulangan, at saka siya kayong bigay ng mga programs and policies for the continuity of what he has done. Alam ko na may mga kaya niya pang mag-mandate, especially ng sa Commission on Higher Education, kaya pa niya i-mandate ang CHED para taasan yung budget natin, diba? So I think magkakaroon ng malaking pagbabago, if ever. Hanggang kailan nga ba matatapos ang mga suliraning ito? Edukasyon ang susi sa kinabukasan at kaunlaran. Ngunit paano ito magiging susi kung ang susi mismo ay may problema? Ano nga bang magagawa natin para sa ating mga eskolar? Ano nga ba ang magagawa natin para sa ating bayan?